Sa mga listahan ng kasalukuyang pound-for-pound rankings, hindi may kakailan ang pinakanangingibabaw ngayon ay ang pangalang Saul Canelo Alvarez. Ang 4-division world champion na ito ay may record ngayon na 53 wins with 36 knockouts, may isang talo at dalawang tabla. Sa kanyang huling laban nga ay tumalon siya ng dalawang division para mapanalunan ang pinakamabigat niyang world title. Matapos niyang i-knockout sa 11th round si Sergey Kovalev para maagaw ang hawak niyang WBO light heavyweight belt. Kaya nga ayon kay Mexican boxing legend Julio Cesar Chavez Sr., ay totoo naman daw na talagang ang pinaka-pound for pound king ngayon ay si Alvarez, na matatandaan niya nating tumalo sa anak niyang si JC Jr. noong 5 de Mayo noong 2017. Ang pinakarason nga raw kaya sinusuportahan ni Chavez Sr. ang claim na si Canelo ang nasa tuktok ngayon ng boxing ay dahil sa kalidad ng kanyang mga nakaharap. Pero kung ang pag-uusapan daw ay kung sino ang mas magaling sa kanila ni Terence Crawford na ngayon ay isa sa mga namamayagpag sa welterweight division, ang panig niya ngayon ay mapupunta para sa taga Omaha, Nebraska. In terms of boxing skills, mas kompleto umano itong si Crawford. Pero ang talunin nga niya sa pound for pound rating si Canelo ay medyo malabo pa sa ngayon dahil nga kung babalikan natin yung rason ni Chavez Sr. kaya nasa tuktok ang Meksikano, ito ay dahil mas marami siyang nakalaban na dekalibre. Ang departamento kung saan ngayon ay kinukulang pa rin si Terence Bud Crawford. Samantala, mapunta naman tayo dito kay Japanese monster na Oya Inoue na may parating na laban ngayong linggo kontra sa kanyang Australian challenger na si Jason Moloney. Naninibago daw siya ngayon doon sa Las Vegas dahil hindi kagaya sa mga nakagawian niya sa Japan. Hindi umano siya sanay na araw-araw sumalang sa mga mahabang interview bago ang weigh-in. Kumbaga, imbes nga naman na magpahinga o kaya naman ay naghahabol na lang ng timbang, kailangan pa niyang isakripisyo ang kanyang oras para lang mapagbigyan ng mga press. Kaya kung hindi nga raw ito maiiwasan ay kailangan na niyang masanay. Pero talagang obligado nga itong gawin ni Naoya sapagkat bilang fighter na nagpapakilala sa Amerika, malaking tulong para sa promotion ng kanyang laban ang humarap sa media. Sa isa nga sa mga panayam na ito ay napag-usapan niyong laban nila ni Donaire kung saan kahit siya ang nanalo pero iyon naman ang una niyang laban na nakita ng buong mundo na napahirapan siya. Ayon dito kay Inoue, ang counter punch daw na tinanggap niya noong 9th round ay talagang matindi ang naging epekto. Kung babalikan niya natin yung suntok na kanyang sinasabi, halos magmakaawa siya kay Nonito na wag nang mag-follow up. Sa pagkakataon nga rin iyon, una natin siyang nakita na naging desperado para makaligtas dahil ilang beses niyang sinubukang mag-clinch. Pero kahit nga groggy at malapit na rin sanang bumigay, himalang nakalusot ang mas batang manlalaro. Sa naaalala nga raw ni Inoue, ang nagligtas umano sa kanya sa bingit ng pagkatalo ay dahil nakita daw niya ang imahe ng kanyang pamilya. Doon nga raw sa laban nila ni Donaire, napatunayan niya ang kanyang tibay. Dahil kahit mayroon umano siyang cut, bitak sa orbital bone at kung ano-ano pa mang damage na kanyang tinamo na kaya niyang tumagal ng buong 12 rounds. Kaya dito ay makikita natin na para kay Inoue, yung napagtagumpayan niyang mahirap na pagsusulit na ibinigay sa kanya ni The Filipino Flash ay ang kanyang confidence booster.